apat na po ang naaresto sa operasyon ng mga pulis sa Malate, Maynila. Pinasok naman ang mga pulis ang mga bahay ng tatlong itinuturing na top drug personalities sa Quezon City. My report si Marisol Abdurrahman. Makikita sa video ito na kuha nung nakaraang Miyerkules ang aktong pagpapagulong raw ng Cebu ng kinilalang si SPO Juan Dominador Mag-Uyo ng Bulacan PNP. Yan si SPO Juan Dominador Mag-Uyo. Pero makalipas ng apat na araw, napatay si SPO Juan Mag-Uyo ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Mikawayan, Bulacan. Pumunta sa bayan ng Mikawayan upang kumulikta sa bawat drug pusher. Siya po ay isang drug protector. Pinatay siya ng mga drug pusher dahil nga lumalabas nga doon sa investigation natin na yung 1,500 na kinukulikta niya per drug pusher ay gusto niya pang magpadagdag. Kasama niya sa sindikato, it's either better to eliminate him rather than may divulge niya yung talagang mga membro ng sindikato. Ayaw na magsalita ng mga kaarak ni SPO Juan Mag-Uyon ukol dito, habang patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring pamamaril. Sa pagpapatuloy naman ng mas pinaigting na kampanya kontra droga ng PNP, nagsagawa ng operasyon ang Quezon City Police sa Salam Mosque Compound sa Barangay Culiat para maghain ng search warrant. Unang target ng operasyon ang drug personality na si Anang Asaha. Apat na sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanyang bahay. Bagamat hindi inabutan ng mga pulis si Asaha, inaresto naman ang mag-asawang may-ari ng bahay. Sunod naman ginalugan ang bahay ni Triple Aming na may kasong illegal possession of firearms. Nasamsam sa kanyang bahay ang isang uri ng pampasabog, dalawang blessing caps at isang loose firearm. Hindi rin naabutan sa kanyang bahay ang suspect. Sa bahay naman ni alias Comadre Aling Waraji, nakuha ang hindi bababa sa 8 sachet ng hinihinalang droga at samot-saring mga baril. Hindi rin naabutan sa kanyang bahay si Commander Aling. Mula Agosto, mahigit 200 drug personalities na ang naaresto ng mga pulis sa naturang compound. Nagsagawa rin ang QCP din ng Oplan Tukhang sa isang terminal ng tricycle sa North Fairview. Ininspeksyon din nila ang isang kalapit na bus terminal kung saan naaktuhan daw na nagsasabu ang ilang kalalakihan at ilang driver sa isang kubol. Agad naman silang inaresto ng mga pulis. Ngayong araw, 13 ang naimbitahan sa barangay. Dalawa rito ay natukhang na pero umulit daw sa pagbebenta ng droga. Punong-puno naman ng MPD Station 9 matapos ang one-time big-time operation ng Malate Police. Arestado ang may 40 lumabag sa mga city ordinance. Katulad ng panginom sa pampublikong lugar, walang damit pang itaas at pakalat-kalat sa lansangan. Apat ang nakuna ng ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at mga drug paraphernalia. Ang iba naman ay kusang loob na sumama dahil dati nang sumuko sa Oplan Tukhang. Hindi naman magkanda ugaga ang mga kaanak sa labas ng police station. Eh, nininervyos po. Natakot po. Eh, naghulihan po kasi sa loob. Nag-isyoso po sila. Tumakbo po. Tapos pinauwi na daw sila ng pulis. Hindi umuwi. Eh, hinuli po sila. Nagkukwentuhan po. I-turn over sa DSWD ang mga minor de edad na nahuli. 1,566 ang nasawi. Sa mahigit 28,000 rasyon ng pulis kontra droga. Sa panig naman ng mga otoridad, 13 pulis at 3 sundalo ang nasawi sa mga operasyon kontra droga. Halos 28,000 sangkot umano sa droga naman ang naaresto, habang ang mga sumuko, mahigit 730. Mahigit 680,000 rito mga drug user umano. Mahigit 1.9 milyon na bahay naman ang nabisita ng mga otoridad sa ilalim ng Oplan Tukhang. Marisol Abdurrahman, GMA News.